ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging naandog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inakonyat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang Sagradong Eukaristiya ay pagkakataon para sa atin upang magpasalamat, tumanaw ng malaking utang na loob sa mga pagpapalang ibinibigay, grasyang ibinubuhos sa atin upang tayo tulungan, upang tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Patuloy po natin, kung napansin po ninyo, kagabi po ay ibinalik na natin sapagkat iniayos po ang dambana ng ating simbahan sa dating luklukan. Inilagay ang ating Pong Jesus Nazareno. Kaya po, sa bagong kayusan, pinipresenta natin ang pinakamalalim nating inaasam sa ating puso. Mga kapatid, abinin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkalo mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinapahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pikikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok
na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang iparangal namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong spirito'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroroon. Sa siyol ay naroon ka, kung dun ako mangangalong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ay tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtagpuan ay ang dilim na punsikit, padiling parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo'y hindi dilim, at sa iyo'y yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, saban ninyo, mga iskrib at mga pareseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sa ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao, mabubuti kayo. Ngunit, ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aban ninyo, mga iskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinatatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyo yan, inaamin ninyong kayo ay mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat, kapiling ang ina ng laging saklolo. Meron po akong gustong ibahagi sa inyo
Matagal po ako naging rektor dito sa simbahan ng Quiapo. Ngunit hindi ko na ibaba ang ating pinakamamahal na larawan sa ating dambana. Kaninang madaling araw, inilagay, bago natin ibinalik, inilagay muna sa sacristy. Yun ang unang pagkakataon kong maging malapit, kinausap, hinawakan ng malapitan ng ating Senyor. At sinabi ko ang mga petisyon ng mga taong humihingi ng dasal sa akin at gayon din ang aking mga personal na kahilingan sa Kanya. Papasalamat ako sapagkat yun lang ang nangyari. Kahapon, di ba, yung may mga tilon pa ditong puti, naalala ninyo ngayon, sa original na luklukan. Kaya kahapon ay paglilipat, kaninang madaling araw yung paglilipat. At bago ilipat, inilagay sa sakristiya, ay mahabang panahon din ang malapitan kong konbersasyon sa Senyor. Papasalamat ako. At alam niyo naman, ay ilang araw na lang ako dito at hindi ko na makakapiling ng malapitan ng Senyor hanggang live streaming na lang ako sa isang malayong, mula sa isang malayong bansa. Kaya kagabi, kaninang madaling araw, nagpapasalamat ako sa kakaibang karanasan na malapitan, mahawakan, mahagkan ang ating Senyor. Ang ating mapagbasa, paalala po sa atin kung sino talaga tayo. Si San Pablo sa kanyang pamamahagi ng mabuting balita, ito'y mula sa unang sulat sa mga taga-Tesalonica. Sinasabi dito na sila'y nagpawis, sila'y nagpagal, sila'y nagpakahirap. Maraming mga hadlang at mga hamon ang kanilang dinaanan upang ipahayag ang mabuting balita sa mga tao. At ipinapakita dito ang kanilang kabaitan. Yun, mali palang lugar ang hinahanap ko. Sinasabi dito na nabanaaga ng mga tao na sila'y tapat, mabuti, ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Katapatan, kabutihan, kagandahang loob, asal na dapat sa isang Kristiyano, birtud ng isang tagapaghatid ng mabuting balita. Kabaligtaran naman ito ng ating mga sa Ebanghelyo ni San Mateo, mga iskriba at mga pariseo, mga masasamang tao. Pakitan tao lamang ang kabutihan nila. Sa panlabas, para mga pinaputing mga puntod sa libingan. Pinaputi, magaling sa dekorasyon at kaek-ekan. Ngunit ang loob ng libingan ay yung nabubulok na laman at buto ng mga patay. Isang nakakagulat na halimbawa ito. Meron ba tayong division sa ating sarili? Peke ba tayo? Hanggang mababaw lang ba tayo? Yung sa nakikita lang. Kaya yung balat kayo. Di ba? Balat kayo. Yung balat kayong lahat. Hanggang balat lamang. Yung nakikita. Dapat, kung sino ka sa loob mo, yung kabutihan mo, kagandahang loob mo, ang karidad mo, ang generosidad ay lumabas, lumitaw at nakikita ng tao. Yan ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon, isang buhay na wagas. Mahirap po kasi magkungwari, mabibisto ka rin sa dulo, kayo nga, mapapahiya ka lang. Panggap, panggap, tago, takip. Diba? Lusot.
Eh, nakakapagod yun at mahalata din yan. Maubusan din tayo ng mga dahilan. Maganda pa sa simula't simula pa, kung sino ka talaga, kung sinong totoo mo, yun ang lumilitaw at nakikilala kagad. Ngunit hindi ito madali, mga kapatid, yung hindi nagpapanggap, yung tunay, autentiko, sincero. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, ina ng laging saklolo ni San Jose, matuto sana tayong maging mapaligaya natin sa pamamagitan ng isang wagas, dalisay na ekspresyon ang ating pag-ibig para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo maging tapat sa ating mga kilos. Tugon po natin, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atinawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka na may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod
bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang mga namatay noong panahon ng pandemya. Sa buong mundo, mahigit 6 milyon ang sumakabilang buhay. Kasama dito ang mahigit sa 65,000 Pilipino na namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumiyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ustahate et fidete coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte
Iconium suavis est Dominus, piatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kukunin ko po itong ginintoang pagkakataon upang batiin ang mga tumutulong sa aking misyon sa Yukon, Canada. Nasa diocese po ako ng White Horse. Malapit na po akong bumalik. Sa unang biyernes ng buwan ito, unang araw ng Setyembre, ay ang aking paglipad. Magmimisa po ako ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw dito at luluhod ako yung pagkatapos ng misa sa tanghali. Ngunit pagkatapos nun ako'y babalik na sa misyon. At nalulungkot ako sapagkat malalayo ako sa poong Senyor. Ngunit may mga tumutulong sa akin. Ang komunidad ng mga Pilipino sa St. Mary's Church, Dawson, Yukon, Canada. Gayun din ang mga Pilipinong komunidad sa Sacred Heart Cathedral and Our Lady of Victory Parish sa White Horse, Yukon, Canada. Gayun din ang mga Pilipino sa Teslin, Carmax, Ross River, Faro. At sa mga kalapit na probinsya, Fort Nelson, British Columbia. At sa Inuvik, Northwest Territories. At ang mga deboto ng poong Senyor sa Alberta, Canada. Pasensya po, may Canadian accent. Iba po tayo magsalita sa abroad. Medyo ganun ang tono po. Papasalamat po ako at lalong-lalo na ang intensyon para sa mga batang may matinding karamdaman. Sinasangguni ko po sa kahabagan ng Senyor. Gayun din ang aking personal na petisyon. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kaibigan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangakon sa binyang na ikaw ang ibig na at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.